Hello everyone and welcome to another Windows 11 tutorial, and this is Edmond Mindaro's channel. Sa video ito ay tuturo ko on how to convert photos to Jpeg format in Windows 11. So ano ba yung tinatawag na Jpeg at saan ito ginagamit? Jpeg is a widely used compressed image format for containing digital images. It is the most common image format used in digital cameras, different operating system, and on the internet. At mostly, mga kaibigan, kapag nag-submit tayo ng any image requirements sa mga online registration, ay nire-required talaga na dapat Jpeg format. At hindi mo na rin ito kailangan mag-install ng apps dahil built-in feature ito, mapa-Windows 10 man yan or 11. So let's go ahead and start na natin. So meron tayong image dito na gagamitin to i-convert natin ito Jpeg. So open lang natin ito. And then ito na siya. Okay? So close lang natin 'yan. And then ang gagamitin natin ito pang convert ay yung tinatawag na paint dito sa Windows. So para mapuntahan natin 'yan, so may dalawang option din. So una, i-click mo lang itong start menu. And then select mo lang yung apps dito. Scroll down and punta ka sa letter P. Yan, ito na siya. So ito yung tinatawag na paint. So open mo lang 'yan. And then, makikita mo kagad. So, ganito. So, may dalawang method din kung paano natin ito ilagay yung image. So, yung una, i-drag mo lang tong image na to. And then, paste mo lang siya. So, ganito na siya. So, nandito na yung image. Alright. So, the other option naman, i-click mo lang tong file. Okay. So, click mo yung file. And then, click mo yung open. O, pwede mo naman gamitin yung keyboard shortcut na Control plus O. So, open yan. And then, punta ka na lang dito sa iyong library and then select mo yung pictures. And then, select ka na ng any image na pwede mong ilagay dito. Alright? So, ito yung pinakauna. And then, yung pangalawang method naman, mga kaibigan. So, punta tayo dito sa ating image na gagamitin. So, right click lang tayo. And then, next, i-click mo yung open with. And then, select mo na yung paint. Ito siya. Okay? So, click mo yan. And then ito na. So automatic nandito na yung image, mga kaibigan. So makikita nyo dito na naka-zoom in siya. Okay? So para ma-adjust natin yan, so dito lang sa keyboard mo ay i-press mo lang yung control. And then yung mouse, i-adjust lang natin. So ganito siya. Ganyan. Alright? Okay. So ganito siya. And then next, so kung paano natin ito i-convert to Jpeg format, napakadali lang talaga, mga kaibigan. Napaka-easy lang. So dito sa taas, sa left side, makikita mo yung file. So, i-click mo lang yan. And then, i-click mo lang yung save as. And then, pwede ka nang mamili dito. Kung halimbawa, kung gusto mo ng PNG pictures, Jpeg, BMP, GIF, or other format. So, nandito yung option niya. Okay? So, since i-convert natin to so Jpeg, so, i-click mo lang itong Jpeg picture, mga kaibigan. Okay? So, click mo lang yan. And then next, pop up dito na save as. So, dito naman ay nandito yung option kung saan mo siya isi-save, kung desktop, documents, download, pictures, and others, mga kaibigan. So, silik natin yung desktop. And then, mag-file name tayo. So, rename natin yan. File name. Okay, so once na ilagay mo na yung file name mo, and then dito naman makikita mo dito yung save as type. So pag-click mo ito, mga kaibigan, andito yung iba pang mga option na pwede mong gamitin. So meron ditong PNG, HEIC, TIFF, GIF, Jpeg, 24-bit, 256 colors, 16 colors, monochrome. Andito yung mga selection, mga kaibigan. Okay, so since Jpeg, so click mo itong pinakauna. And then i-click mo lang yung save. Okay, so click mo yung save. And then, minimize lang tayo and titignan na natin. Okay? So, minimize. And then, ito na siya. So, nasave na dito sa ating desktop. So, open lang natin to. Alright. So, dito sa taas, mga kaibigan, makikita mo na converted na ito sa Jpeg. Ito siya. Okay? So, makikita nyo dito na Jpeg. Alright? So, ganun lang po talaga kasimple kung paano tayo mag-convert ng photos into Jpeg gamit lang ang ating Windows. Alright? So, maraming salamat ulit, mga kaibigan, sa lahat ng sumusuport sa aking tutorial, at hope na may natutunan ulit kayo, mga kaibigan, sa ating simple tutorial, at nakapagbigay ulit ako ng magandang tips at guide para sa lahat. At kung bago ka lang sa aking channel, please huwag mong kakalimutan mag-like, share, and subscribe, and click mo lang yung bell notification para ma-update ka sa aking mga bagong videos and tutorials. Thank you guys, and see you in my next vlogs.